It's been 6 years nung nag-decide kami na umuwi na muna ng Pilipinas. Ang bilis-bilis ng panahon. Hindi namin namalayan na matagal-tagal na pala kaming nawala sa Canada. At ngayon ay na-realize namin na hindi pala ganun kadali at may mga consequences pag bumalik sa Pilipinas after how many years of building your life in Canada. Iisa-isahin natin mamaya ang mga consequences na yon, pati na rin kung ano ang rason kung bakit kami umalis ng Canada at umuwi ng Pilipinas. Kung sinusubaybayan ninyo ang channel ko at napapanood ninyo yung mga videos ko, alam nyo na kung paano ako nakapunta sa Canada 15 years ago. Isa ako sa mga masuswerteng mga nurses na hinire directly ng employer papuntang Canada. Ito yung time na may shortage ang nurses sa lugar na yon. Kaya sobrang dali at mabilis lang ang process ng application ko. I considered myself blessed kasi natupad yung pangarap kong makapag-abroad and to have a better future. Sabi ko sa sarili ko, yes! Sa wakas, yayaman na ako. Makakakain na ako ng masasarap. Mabibili ko na lahat ng gusto ko. And I am super grateful kasi naranasan ko ang mga yun. Makapag-travel around the world, buy a house and nice car, makatulong sa pamilya sa Pilipinas, bought rental properties. Marami kang magagawa if you have money. And because nurses have good salary in Canada, mabilis ko lang na-achieve yung mga yun. Pero take note of this. It doesn't necessarily mean na kapag maganda ang trabaho mo at malaki ang sweldo mo, yayaman ka na agad-agad. Siyempre, depende yan sa spending habits and how you handle your money. Sabi nga nila, getting money and keeping money are two different skills. Kailangan mong matutunan both para maging successful. Before we begin, my book, Abundance Mindset, is now available on Amazon. I'm super excited and grateful for you who will grab a copy. I will put the link down in the description below. First 5 years ko sa Canada, challenging. Kasi napakaraming mga adjustments. Unang-una ay yung weather. Coming from the Philippines, na summer at rainy days lang ang season, tapos sa Canada, may 4 seasons at super lamig pa during winter time. Kahit ganun pa man, I never really thought of it as mahirap. Kasi nga, yung mindset ko, yes, this is my dream. Makakapag-abroad na ako. Makakakita ako ng snow. Ganun. Kaya in-enjoy ko lang siya. Puro trabaho lang din ang ginawa ko during those 5 years. Kasi siyempre, nagbibuild pa lang ako. I have no family yet of my own, kaya sarili ko ang oras ko that time. I picked up lots of overtime, kasi sayang din yung kikitain. Imbes na manood lang sa bahay ng mga Korean nobela, ay mas mabuti na lang na mag-overtime kasi kikita pa ako. Pwede ka rin namang manood ng Korean nobela while at work, lalo na pag night shift ka at tulog ang mga pasyente mo. O diba? Kaya ako gustong-gusto mag-overtime ng night shift kasi aside from double pay ka na, may night differential ka pa. Plus, makakapanood ka pa ng mga Korean nobela. Plus, mostly pag night shift, petix ka lang. Kasi hindi masyadong busy. Yun nga lang, puyat ka. Pero syempre, wala na yan sa mga nurses. Sanay na tayo dyan. These 5 years din, ay ginawa ko rin yung mga gusto kong gawin sa buhay. Like, travel the world, puntahan yung mga dream destinations ko, like New York, California, Paris, London, Hawaii, Venice, and many more. Bumili ng mga nice and branded things. Those first 5 years in Canada are all about me and my dreams. The next 5 years naman, is when we started our own family. Kung dati ay puro sarili ko lang ang iniisip ko, this time it has changed. This time it's for my family, my kids. Ganun pala talaga, no? Pag naging magulang ka na, hindi mo na iisipin ang sarili mo. Puro anak mo na lang. Kung dati, puro gusto ko ang binibili ko, bag ko, damit ko, sapatos ko, nung nagkapamilya na ako, anak na ang magiging priority. Kaya, tip ko, bago kayo magkaroon ng pamilya, gawin nyo muna lahat ng mga gusto ninyong gawin. Puntahan nyo lahat ng mga gusto nyong puntahan. Since may mga anak na kami at priorities na sila, I made a huge decision to leave my nursing career so that I can spend more time with my kids growing up. Bakit naman ako nakapag-decide na mag-quit ng nursing? I already mentioned it in my other video, but for the sake of other people who don't know, may nangyari kasi na incident na nakapag-realize sa akin how precious time is. It was the time na babalik na ako sa trabaho after my 1 year maternity leave. Paalis na ako nun. At habang palabas na ako ng pintuan, nilingon ko yung baby ko. Grabe ang iyak niya. Tapos sabi niya, Mommy, Mommy, gustong
sumama sa akin. Naiyak ako nung moment na yon. Ang sakit-sakit sa loob na iiwan ko yung baby ko tapos mag-aalaga ako ng ibang tao. Na-realize ko na parang unfair naman nun. Hindi pwedeng ganun na lang araw-araw. Every time na papasok ako ng trabaho, lagi akong broken-hearted. Tapos, mamimiss ko pa yung mga special moments while she's growing up. Kaya I made a big decision to look for an alternative to earn money while at home with my kids. Doon ko nalaman ang mga different ways to make money kahit nasa bahay ka lang. Nag-invest ako sa mga courses at mentorship para matutunan ko about online business. First is Amazon FBA. Ito yung magbebenta ka ng sarili mong brand sa Amazon. I was able to make good amount of money from it. And I talk about it here in this video kung gusto mong malaman kung paano ito gawin. Ilalagay ko rin ang link sa description kung saan ko natutunan mag-Amazon. I also learned about dropshipping. I created my own online store in Shopify. I advertised it on Facebook using Facebook ads and also Instagram using influencers. I've had some success from it as well. And I also talk about dropshipping in this video right here. I created and sold courses, did some coaching and mentorship as well. So marami rin akong mga natutunan about making money online. So ayun nga, when I got pregnant with my second child, sabi ko, ayaw ko nang maranasan yung hirap na iwan mo ulit yung baby mo pag mag-work ka na. After my second child was born, we decided to move to another province, which is British Columbia. Kasi mas milder ang weather at mas maganda ang lugar. Bumili rin kami ng maliit na takeout restaurant para maging business namin doon. Since okay naman na ang takbo ng restaurant at yung online businesses ko, hindi na ako bumalik sa work as a nurse. And then, after 2 years, I gave birth to my third child. This time, nag-decide na kaming umuwi muna sa Pilipinas. So we sold our small takeout restaurant and left Canada for indefinite vacation. Nung una, bakasyon lang talaga ang gusto namin. One-way ticket lang ang kinuha namin kasi hindi pa namin alam kung kailan kami babalik sa Canada. Ginusto naming umuwi ng Pilipinas kasi first is gusto naming makapagbakasyon. Mamit ng mga kids ko yung mga relatives namin sa side ko. Plus, ma-expose din sila sa Filipino culture at magtayo ng negosyo sa Pilipinas. But then, pandemic hits. Lockdown ang buong mundo. Na-stuck kami hanggang umabot na ng 6 years. Grabing bilis ng panahon, ano? At hindi namin namalayan. Matagal na pala kami sa Pilipinas. Totoo nga yung sinasabi nila na hindi mo mapapansin ang oras pag nag-e-enjoy ka. Since matagal-tagal na rin kaming nawala sa Canada, may mga consequences siya. First is mawawala ang health benefits mo. Second is mamimiss mo yung quality of living. Hindi mo kasi maiiwasang mag-compare. Somehow, magiging maarte ka kasi iba na yung nakasanayan mo eh. Like for example, sa washroom na lang or CR. Sa Canada, kasi malinis doon, may laging available na tissue, sabon at paper towel, standard yon. Tapos, pag uwi mo ng Pilipinas, parang laging suspense kung ano makikita mo pagbukas mo ng pintuan ng toilet. Another thing is cleanliness. Sa Canada, mahihiya kang magkalat sa sobrang linis. Sa Pilipinas naman, kalat everywhere. Tapon dito, tapon doon ng basura. Nakakapanghinayang lang na most of the Filipinos don't care about the environment. Next is, mai-stress ka sa pagdadrive sa Pilipinas. Nasanay ka na kasi na maluwag ang daan at walang mga pasaway sa kalsada sa Canada. Pagdating mo sa Pilipinas ay parang ayaw mo mag-drive sa liit ng mga daan at sobrang daming drivers na walang disiplina, mai-stress ka lang. So it's been 6 years na nung iniwan namin ang Canada at umuwi kami ng Pilipinas. We've had lots of great time. Lumaki na rin ang mga bata. Got to know Filipino culture. Enjoyed beautiful weather. Enjoyed going out ng naka-shorts lang at naka-chinelas. No need magsuot ng mga makakapal na jackets. We visited many beautiful places in the Philippines. This time, I think we are ready for the next chapter of our journey. And that is to go back and continue our lives in Canada. Since we've been away for a long time, we have to make lots of preparations like ayusin ang mga papers and also the business we started. And I will be sharing those with you in the next videos, so make sure to subscribe so you won't miss it. And if you want to know if it's still worth it to move to Canada, watch this video next.